Hello mga paps, welcome sa ating bagong channel. Ngayon ay mag-a-upgrade tayo ng kuryente gamit itong nabili kong CDI po. Ito, actually mga paps, nabili ko ito 1 set na sa Lazada. Mumurahin lang naman to pero okay na. Subukan na natin kung anong maging performance nito. Ang pagkakapital nga pala natin nito mga paps ay Easy Ride 150 RS. Actually mga paps, susubukan ko lang naman ito, okay, kung anong maging performance sa motor gamit itong pang racing CDI. Itong racing CDI nga pala mga paps, plug and play na lang to, 6 pin. Madali lang naman to ikabit mga paps. So ngayon mga paps, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe at pakahit na rin notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong videos. So mga paps, try na natin ito. Let's go! Hello mga paps, ito na yung motor natin, Easy Ride 150. Ito yung ignition coil sa mga paps, tatanggalin natin to. Tapos ito yung spark plug cap nya. Tatanggalin din natin to. Tatanggalin ko. So, ito na mga paps, natanggal ko na yung ignition coil. Tapos ito na naman sa spark plug. Tatanggalin din natin. Ito yung stock na spark plug mga paps. Siya. Tingnan natin kung kaparehas lang ba ng nabili natin bago. Ayan mga paps, tingin ko okay lang naman. Ngayon i-try natin install. Naku, di ma-shoot. Gamitan natin. Ayaw. So yun mga paps, na pasok sa wakas. Hirap. Ayun yung ignition coil na naman, i-install na natin. So ngayon mga paps, na-install ko na yung ignition coil. Tapos ginagapang ko lang siya dito katulad ng stock. At yung maganda nito mga paps, kasi yung ignition coil plug and play lang din, parehas ng stock natin sa Easy Ride. Ganito rin oh, kung nakikita nyo yun, isasaksak nyo lang yun katulad ng dati, katulad ng stock nya. Tapos yun na. So yun mga paps, kakabit na natin.
mahirap mamaya na. So ngayon mga paps, yung CD na naman yung i-install natin. Ito siya mga paps. I-install natin. Una, tatanggalin lang natin yung cover sa may headlight niya. Tatanggalin natin, tapos i-install na natin to. So ito na mga paps, natanggal ko na ito yung CDI niya. Actually mga paps, hindi na to yung stock, replacement lang to. Tatanggalin ko muna. So mga paps, natanggal ko na ito yung sa stock niya, tapos ito naman yung ipapalit natin yung bago, para lang sa 6-pin. So ngayon mga paps, i-install na natin to. So mga paps, ito na, tapos ko na siyang i-install. Hahanapan na lang natin ito ng paglalagyan. Gagawin lang natin ngayon is hahanapan lang natin siya ng paglalagyan na safety siya, hindi siya mahuhulog. So ayan mga paps, tapos ko na i-install yung CDI tsaka yung ignition coil. So, salamat sa panonood mga paps. Huwag din kalimutan mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. So, mga paps, thank you.